Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nakaalalay ang mga leader ng ilang Filipino community sa Japan para mas mapahalagahan at hindi masayang ang mga pinagpapaguran ng ating mga kababayan. Kabilang dito ang pagbibigay ng inspirasyon at tamang diskarte sa pagninegosyo. Nagpapatrol, Jomel Anas. Di matatawaran ang sipag sa pagtatrabaho ng mga Pinoy sa Japan. Marami ang subsub sa pagbabanat ng buto para maitaguyod ang kanilang mga pamilya. Nakikita rin nila ang kahalagahan ng tamang pangangasiwa ng kanilang pera. Hindi pwedeng habang buhay tayo magtatrabaho. Kailangan mag-isip tayo ng paraan paano mag-invest. Malaking pakinabang sa mga Pinoy sa Japan na marinig ang mga payo at diskarte ng mga eksperto sa usaping pananalapi. Kami yung mga leaders dito, ginagawa namin lahat para matulungan ang kapwa natin Pilipino. Hindi lang dahil sa may pera sila na sa patatrabaho nila, kung hindi, paano nila may pagpapatuloy na gumanda ang buhay nila. Kahit nandito sila sa Japan, maintindihan nila na hindi naman po sila mababaliwala yung pinaghirapan po nila. Dinaluhan ng ilang Pinoy ang inorganisang event sa Korea City, Japan, kung saan ilang negosyante at motivational speaker ang nagbigay ng payo sa pagninegosyo. Pag-unlad ng isang tao ay nag-uumpisa kung paano siya mag-isip. Alam naman ng tao na kailangan mag-ipon, kailangan mag-budget, kailangan makalabas sa utang. At sa pamagitan ng ganito mga forum o financial literacy seminar, ay ma-i-share natin yung mga mahalagang mga aralin para ang ating mga kababayan ay matuto kung paano maging patagumpay sa kanilang piniling buhay OFW. Maraming napulot na aral at inspirasyon ang mga dumalo sa event gaya ni Mary Lou. The more na malaki ang kita mo, the more na binabawasan mo yung expenses mo. Kailangan natin ng mentorship. Kumbaga, paano ka makakapunta sa isang lugar kung hindi pa, hindi mo pa napuntahan, syempre ang mas maganda, ang magtuturo sa'yo, yung taong nandoon na at merong kakayahan magbigay ng kaalaman sa'yo. Hangad na mga leader ng mga Filipino community sa Japan na mas matulungan at madagdagan pa ang mga kaalaman sa kabuhayan ang ating mga kababayan para sa kanilang tagumpay at pagbuti ng buhay ng kanilang mga pamilya. Para sa TFC News, Jomel Anas, ABS-CBN News, Japan. Nagpasaya ng husto sa ginanap na Filipino Night sa Riyadh, Saudi Arabia, ang pangmalakas ang performance ng Pinay singer na si Between Escalante at ibang Pinoy talents. Relate din ng marami sa hugot song ni Between na Kung Ako Na Lang Sana. Nagpapatrol, JT Aleta. Musika, sayawan at kasiyahan ang pumuno sa Filipino Night sa Riyadh, Saudi Arabia. Mainit na tinanggap ng OFWs ang Pinay singer na si Between Escalante bilang main artist. Patok ang kanyang mala-Broadway na performance sa audience. Pagod man sa haba ng biyahe, di ito ininda ni Between na bigay tolo sa pagkanta at pagpapasaya sa kababayang OFWs. I've never said no to the opportunity to sing for our OFWs, first and foremost. Our modern-day heroes. Wala akong sleep I came straight from something else in the Philippines. Kaso ang hirap talagang tumangging pumunta dito. Kasi muntik na talaga Wala, ilaban natin to because it's, I wanna sing for them. Sa kanyang pagbisita, ikinagulat din ng Pinay singer ang mga pagbabago sa Saudi Arabia. Kapag nakakarinig ka lang ng balibalita, hindi maganda yun yung second hand information. Ganun ako, may takot ka. But because it's open to you, it's available to you to experience yourself. It's another city that you can visit, diba? Before, you can't even visit Riyadh or Jeddah as a tourist, but now you can. And it's always an opportunity to grow when you open yourself to new cultures. Pinakainabangan ang pag-awit niya ng kanyang all-time hit single na Kung Ako Na Lang Sana. Relate na relate ang lahat. I think we've all gone through the experience of loving someone who doesn't love us back. I think for you to learn to love, you have to experience a little loss.
Kibitwin, tinampok din ng Pinoy local stunt performers na kabuyaw acrobats. First time po namin mag-travel, sobrang kabado. Kasi hindi namin nakalain na dito, sasalang kami para makasama namin ng Pilipino dito sa Saudi Arabia. Todo enjoy naman ang mga Pinoy. Makasaya, hindi lang para sa akin, kung para sa buong OFW kasi nagsama-sama tayong lahat. Maraming salamat po. Mensahe ni Between sa mga kababayan. Maraming salamat sa pagkakataon na haranahan kayo. Kakataba ng puso. Salamat. Sulit na sulit itong sunod-sunod na trabaho na dapat hindi na ako lilipad. Pero sulit. Sulit. Si mga bayani. Para sa TFC News, JP Aleta, ABS-CBN News, Riyadh, Saudi Arabia. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs.cbn.com/tfcnews. Marami pong salamat, kapamilya!